Marks of 15, where looking to make one final lasting impression here in the UAE. But Parks, shot, high springer. Parks going high in the sky. Tinaguri ang Mr. Basketball. We have a three-point game. It is Ray Ray Parks. Don't doubt the jolly. Naging two-time most valuable player ng UAAP. Perfect before that last second game. Tinanghal ding MVP sa Association of Southeast Asian Nation Basketball League o ABL. Kauna-unahang Filipino-born player na nakapaglaro sa NBA Summer League para sa koponan ng Dallas Mavericks. Gilas Pilipinas member. Ito ang kartada sa basketball ng 24-year-old na si Bobby Ray Parks Jr. Anak ng seven-time Best Import Awardee at Hall of Famer ng PBA na si Bobby Parks Sr. Dahil sa ama, maagang namulat si Ray sa paghawak ng bola. 4 years old ako nung simula akong basketball. Bata pa lang ako, malagang perspective ko na sa buhay, basketball kasi yun ang nakikita ko. Alam mo naman, pagbata tayo, yung tatay natin, yung mga magulang natin, yung superhero natin. So, lahat ng mga moves niya, ginagaya ko nung bata ako. Nakabuntot lang ako sa kanya parati. At dahil anak ng professional basketball player, alam ng daddy ni Ray kung saan siya tunay na mahahasa. Walang iba kundi sa rough environment ng mga hard court ng Pinas. Lumaki ako sa Paranaque. So, mahilig ako sa mga legal labas, liga-liga lang, dayo. Pastahan ng ice tubig. Number one sport sa atin, basketball eh. Kasi poor man sport siya eh. Kailangan mo lang, chinelas, basketball goal, tapos basketball lang. So magdamag, lalaro lang kami magkatropa. Until na nagustuhan ko na talaga siya. At habang nagkakaedad sa anino ng amang nasa kasagsagan ng basketball career, mas naging seryoso ang tingin ni Ray sa paglalaro ng basketball. Just being exposed na sa lifestyle ng isang professional na basketball player, yung discipline na kailangan para ma-attain, pati ma-achieve yung goals mo sa buhay. Inisip din ni Ray noon na maging Blue Eagle o di kaya ay makasama sa squad ng Green Archers. Pero hindi ito pinahintulot ng pagkakataon. Graduate ako ng grade 7. Noong time na yun, nag-decision ako lumipat sa Lasal, sa Ateneo. Pero yun, timing talaga eh. Yung dad ko nasa States pa nun. Yung mother ko nasa States din. So naisipan nila na ilipat kami ng kapatid ko. Hindi man natuloy ang plano ni Ray sa kanyang basketball career dito sa Pinas noon. Naging matatag siya dahil na rin sa mga natutunan niya sa kanyang ama. Yung professionalism niya talaga. Tapos yung approach niya sa game na throughout every negative, meron kang makukuha ang positive. Learning experience talaga sa kanya lahat. Na kahit nahirapan ka na, kahit mukhang malabo na yung sitwasyon, mahirapan naman ako, magkaroon ng problema. Yun ang fino-focus ko lang na may positive naman yung nangyari. At isa nga sa mga mabibigat na kinailangan niyang harapin ay ang paghiwalay ng kanilang mga magulang. Sobrang hirap actually kasi yun nga, kapatid ko nasa LA, yung ako nasa Memphis. Ang hirap mahiwalay sa kapatid ko kasi sobrang close namin eh. And just being apart na alam mo na split and divided yung family. Siyempre may inggit ka sa mga ibang pamilya na buo sila, magkakasama sila. Sa gitna ng kalungkutan, basketball ang nagbigay kay Ray ng pamilya at tahanan. Yung buhay ko, napuno na sa basketball. Yun ang naging pamilya ko. Yun ang naging team ko. Mas nag-focus in ako. Kasi yung dad ko, may family nga naman nun. So, naalagaan niya yung half-brother ko, yung step-family ko. Ako naman, naging parang lone wolf, kumbaga. So, humantong sa point na gano'n na nahirapan din ako. Feeling ko na mag-isa lang ako.
Hello, kapamilya. Ako si Diane Castillejo. Mag-subscribe po tayo sa ABS-CBN News YouTube channel for more action from SportsU. I-click nyo lang itong i button for more updates.